Sa QCPD Station 6, humingi ng tulong ang isang ginang matapos umano siyang mabudol-budol ng isang grupo. Pumunta raw sa kanilang bahay sa Cainta, Rizal ang mga sospek. Nagpanggap daw ang isa sa kanila na kapapanganak pa lang at kailangang umutang ng pera. Nagtiwala raw ang biktima dahil may ipinrendang gamit at kakilala ang nag-endorso. Para matiyak na hindi siya tatakbuhan, nagpakita pa raw ng mga cheque ng iba't ibang bangko ang mga sospek at nag-iwan pa ng dalawang original daw na relo. Matapos daw bigyan ng mahigit 30,000 pisong pera, umalis na ang mga sospek. May yung anak daw nasa ospital, may butas ng dalawang puso. So bilang nanay, syempre po, masakit po yun, alam ko po yun. So nagtiwala ako, tapos pinakita nga din po na sisarian siya kasi nakagasa, mayroon pang dugo. Bukod sa mahigit 30,000 pisong cash na iniabot niya sa babaeng sospek na nakilalang si Leonora Palanan. Kinabukasan muli raw humingi ng 30,000 piso ang sospek, kaya pinadala niya sa isang money transfer. Dalawang babaeng sospek ang nag-encash ng pera. Pero nagduda na raw siya nang muling humingi ng karagdagang 4,000 pesos ang sospek, kaya nakipag-ugnayan na siya sa pulisya. Kasama ang mga pulis ng QCPD Station 6, inabangan ng mismong biktima ang taong mag-encash ng pera ang pinadala niya sa isang remittance center sa Barangay Payatas. Tiyempong pinipirmahan na ng mga sospek ang dokumento ng arestuin sila ng mga pulis. Hindi na nakaporma ang dalawang babaeng sospek. Bukod kay Palanan, kalaboso rin ang apat pang umano'y kasabwat nito, kabilang ang dalawang lalaki. Lahat sila nakapag-inkas umano ng mga perang pinadala ng biktima sa mga remittance center sa Cainta at sa Barangay Payatas sa Quezon City. Malaking grupo to na involved sa swindling, considering na yung kanilang mga members ay sa iba't ibang lugar. Bukod sa anim na naaresto, kinasuhan din ng swindling ang isa pang babaeng nakilalang si Lunita Domareg na nagdala raw sa mga sospek sa biktima. Cesar Apolinario, GMA News.